Kau yang dengar itu. Mau kejar kali kali tuh. Itu kah? Kung kumuna ito, kung paano itong nabuo yung pangalang Eduardo. Kasi tignan ninyo. Oh, yan. Yan ay makikita sa Josue. Pero ito, war, yan ay gawa. Pero itong berbo, yan ando. Ngayon, dahil sa yung letter U ay gagawin ko dahil nag-iisa lang yung nakikipagnata sa maglinis ng daan eh. Kaya ngayon babaguhin natin yung kwan. Yung wa gagawin natin letter U yung W ay gagawin natin letter U yung W. Kaya ang mangyayari yung W magiging letter O. Ngayon pag didikit-dikitin, pagsasamasamahin ay Eduardo. Ngayon doon sa nakalagay doon sa kwan ni Marcos na sa last will testament niya ay hindi 'yon ang password kundi 'yon ang magpapatotoo kung kanino nakapangalan yung apelyido na 'yon. Kaya nga ang kwan niyan, yung salitang espirituales, mirang tubig, pewer. Ngayon, yung sa espirituales, tatanggalin mo yung kwan, yung alis, kaya magiging espiritu na lang. Mapupunta doon sa pewer. At yung mirang tubig, paghihiwalayin mo, tigli lima. Kasi diyan nakabatay yung kwan eh. Pag nalaman mo yung bolt number 88 RWRP doon sa UBS ay kailangan tigli lima na. Kaya doon sa bawat bilong ng 88 kailangan doon may mga numero kayong ilalagay doon. Kaya kung kwan magiging kasagutan noon tigli lima. Kaya nga, mirang tubig paghihiwalay mo. Ngunit, kailangan may gagawin ka dito sa tubig. Yung nasa taas, naguhit ng B, ibababa mo para maging tubig. Ngayon, kung tubig yon ay para yung hindi kumikilos. Kung hindi kumikilos, yan ay adverb. Ilinarawan yan doon sa tapayan, doon sa Marcos 12, na yung ginawang alak ni Jesus nung doon sa kasalan, yung maimbitahan silang magina. Ngayon, kung kwan, ditubig na. Ngunit kung ang tubig hindi kumikilos, yan ay adverb. Di ba? Katulad na nasa tapayan, the adverb yan. Ngayon, kung aalisin mo yung verb at saka yung verb doon, kakanselin mo dahil parehas sila. Kaya magiging kwan doon yung ad. At yung pagkalipat ng guhit doon sa bandang taas ng tubig at saka papunta doon sa bandang baba upang maging tubig, ay kailangan pagpalitin mo din yung dako ng A at saka D, yung ad. Ngayon, magiginda. Ngayon, idudugtong mo ngayon dito sa Miran. Kaya Miranda. Pero, ano ba yung nasa gitna? Bakit doon ginitna yung Miran tubig? Kasi yan ang dyan mo kailangan malaman mo yung middle initial. At yung middle initial, dyan nakabase yung Alpha Omega World Martial Program. Yun ang Divine Wealth. Pag nabuksan mo yung kwan na yan, pag nalaman mo yung password noon, mabubuksan na ang Divine Wealth.
Eh, alam ko na yan. Kaya alam ko na, alam ko na bukas na ang Divine Word. Kaya lang, itong mga swapan na mga Marcos na ito at Duterte, at saka mga Maharlikang General, at saka yung kasabwat yung China at saka Amerika, hindi ko muna gagalawin yan. Kailangan matapos ko muna ito, itong trabaho na ito. Pero yung sa kung na yan, dito sa Pewer, matitira dyan, walo. Yan, ang kwan dyan, nasa Daniel, makikita mo sa Daniel 3:24 to 25. Dahil yung ikapito, yun din ang ikawalo. Pero may words doon. Alam ng espiritu ng katotohanan yan. Isinabi kay Marcos, kaya lang hindi niya maintindihan, kaya hindi niya maiikwan yan. Kung paano yun naging ikapito, naging ikawalo. Kaya napakabigat pa rin yan na hindi niya malaman. May dalawang kwando, yung pito at saka yung walo, parehas yan. Yan, yung words na yan, yung dalawa na yan, yung ikapito at ikawalo, yun ang dinala ko doon sa, pinadala ko doon sa kwan, doon sa San Juanico upang makawala ang mga espiritu doon. Kasi nakakulong sila eh. Yung mga pinatay ng mga Marcos ni Imelda doon, maraming batang pinatay doon. Dahil minsan nadaan ako sa gabi doon. Marami ako nakikita mga nakalinya mga bata. Mga batang pinatay, inalay nila yan upang maging matibay yan, upang magkaroon lang ng mabuo yung San Juanico na yan. Yan ang isang napakabigat na kasalanan ni Imelda. Dahil ayaw na ituloy ni Marcos noon dahil mahirap nga naman. Dumulubog talaga yung mga kwan na yan, pundasyon niya. Kaya yan ang ginawa nila. At nagpaturo sila doon sa India ng Black Magic. Doon sila kumonsulta. Kaya yung pagtitreasure ng mga Marcos noon, dahil bandang huli hindi na siya makakuha, dahil inamin sa akin ni Pare Pedreng, minsan lang nalang ang nakukuha nila. Sa isang taon, isa na lang ang nakukuha niya noon, pero itong bandang huli, halos hindi na sila makakuha. Kaya yan, pumapatay na sila, nagbububo ng dugo upang makakuha. Pero kahit na papano, hindi lahat nakukuha nila. Ngayon, itutuloy natin yung tungkol sa Titik B. Nang simula siya ang berbo, at ang berbo suma sa Diyos. Ito rin ang pasimula ng suma sa Diyos. At ang lahat ng bagay na ginawa sa pamamagitan niya, at aliman lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya yung letter O, letter U at saka letter O. Kaya ang nauna dyan, yung diwa, yung karunungan. O alaala, bago itong espiritu, spiritual na nilalang. Kaya ang pinakanuno ay yung karunungan, karunungan ng Diyos. At itong spiritual na kwan na ito, na nilalang, siya ang infinito Diyos. Maliwanag, ang berbo ay wikang English, verb, at kang kahulugan ay action word. Kung action word ay do, at kung do at ay atwar, laban sa masanga. Oh, kaya nga ang nangyari ay Eduardo. Kaya ang Ed, siya ang ilaw ng mga tao. Ito nga yung ilaw na lumiliwanag sa kadiliman at hindi naman napag-uunawa ng kadiliman o sadyang ayaw unawain dahil malalantad ang kanilang kamangmangan. Ang paksa nga ito ay tungkol sa Darwinian evolution na nagsasabi sa tao, ang tao ay mula sa unggoy at ang pagkalantad kung saan nagmula ang aswang. Yan, dalawa na yan, yan ang ayaw nilang malantad. Pero kung itutuloy-tuloy ko ito, matatagalan tayo eh. Kaya
kuwan na lang natin yung pasimula. Ganito. Nang pasimula, ay marami nagpupumilit mag-ayos na isang kasaysayan. Mga bagay na naganap noong mga nakalipas na panahon, alinsunod sa narinig natin. Kaya dahil kuwan, mahirap paniwalaan yung Darwinian evolution. At minagaling ko naman ang pagkasiyat sa tinlubos ang pangyayari sa lahat ng bagay nung una at isinulat ng pagkasunod-sunod. Kaya kung hindi mga pagkasunod-sunod yan, talagang mahirap unawain. Yung papunta doon, babalik, papunta doon, babalik. O lalaktaw, laktaw. Hindi ganon. Sangayon sa mga dalubasa, ang pagsang Darwinian evolution ay may isang napakalahalagang bungkahi. Hindi sa direktang nagsasabi tungkol sa moralidad, teolohiya at pampublikang patakaran. At masasabing ito ang pangdaigdigang kalawang ng pananampalataya ng tao. Kaya yung sinasabi ko, hindi sa pananampalataya. Pero kung ikaw may pananampalataya, hindi mo na kailangan ng mga pastor, yung mga tigaturo. Wala na silang silbi, alam mo na Dahil yung tinuturo nga nila, yung ganyan sinasabi ko, yung tinuturo nila nung mga nakaraan, ituturo nila itong taon na ito. At ituturo na naman sa mga susunod na taon. Kung lagi yan ang tinuturo, lalagyan lang ng konting palabok. Anong tawag sa inyo? Kasi alam na ninyo Pero yung pa rin ang turo na turo hanggang sa paikot-ikot na lang yon. Kaya nga ang pinakatanda ay bilog Gaya ng mga mundo, bilog yan. Araw, bilog. Buwan, bilog. Paano mong sasabihin flat? Kasi yung may isa akong kaibigan na nagtrabaho sa kwan, pag nasa South Pole daw sila, ang kwan daw, ang bilis ng pagbaba daw nila Bumababa daw nila. Talagang ramdam daw nila bilog talaga ang mundo. Kaya yung mga nagsasabing plat ang mundo, paano yung plat? Hindi kung plat yan, di puro kwan na yan. Puro mga hanggang langit kwan. Plat na yan. Hindi ganun. Kaya nga yung buwan ang isa sa mga patutuo dyan Ngayon, maaari ding sabihin ang lahat na ninalang ay bunga ng pagkakamali. Maari na. Dahil walang perfecto May mabuti, may masama. May liwanag, may kadiliman. May suwail, may mabait. Maaring gaya ng sinabi sa kasulatan, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Nasa Genesis 1:26 yan. Tunay kaya ang Diyos ay mukhang unggoy? Gagawin ba niya na mukha siyang unggoy? Pero yan, nangangahulugan, magkaiba. Gaya ng sabi ko, may mabuti, may masama, may liwanag, may dilim. Ang bagay nito mahirap unawain. Kailangan ibatay sa codename ng TBM LSM-666 na Alpha Omega World Martial Program ayon sa espiritu ng katotohanan. Kaya nga pero linalagyan nila ng development. Kung lalagyan mo ng development, ligaw na kayo. Ganyan din ang ginagawa nila sa Biblia. Pag hindi nila naunawaan ang Biblia, pinapalitan nila katulad yung salitang parsin. Doon sa susi ng karunungan, pinalitan nila. Pero hindi naman dapat. Kahit na siya ang espiritu ng katotohanan, hindi pa rin niya nauunawa ng bagay na ito Kasi yung lang sabi niya, ang espiritu ng katotohanan na kay Daniel. Sinasabi ko na nga,
Makikita ninyo yung kung kanyang, kung ano ugnayan nilang dalawa, ni Jesus at saka si Daniel, yung parehas one ang tawag niyan. Kaya nga kwan eh. Ngayon, makikita niyo doon sa Exodus. Dahil inamin ni Moses na siya ay kimi. Kaya nagalit. Ngayon, ang Diyos. Ngayon, ang pinangkinwa niya, si Aaron. Kaya si Moses ay si Daniel, ay si Moses ay larawan ni Daniel. At si Juan naman, si Aaron, larawan ni Jesus. Dahil ang mangyayari, si Daniel ang magsasabi kay Jesus kung ano ang mangyayari. At saka si Jesus naman ang magsasabi kung ano ang lagay ng sa bayan. Kaya yan, parang si Jesus ang spokesman ni Daniel. Dahil yung mga nangyari, ganun na nga. Yung nangyari, nangyari na. At yung mangyayari pa, nangyari na rin. Pero ang hinaharap ng Panginoon, yung una. Dising sana, naipaliwanag ni Marcos. Kaya pala madala siya sa sacrifice valley. Dahil doon bumababa ang espiritu ng katotohanan eh. Kaya ang taong may kabulagang espiritual ay napakahirap maliwanagan. Dahil yung nga sabi, to see is to believe. Ngayon, hindi muna natin kukunin ito. Magigipit tayo dito eh. Pero pwede nang naman natin simulaan. Ito ang pangyayari kung paano naging aswang ay kung paano naging unggoy. Kung sino yung, kasi may sama-samang karamihan na sumabay sa mga estraleta na napakaraming hayop. Pero hindi naman sila yung kwan, tao. Kundi sama-samang karamihan na sumabay. Yung estraleta nangunguna, sila nasa likod. Pero wala nakakaalam niyan kung sino sila. Kaya yan ang ipapaliwanag ko. Para malaman ng mga tao na ang Diyos ay hindi mukhang unggoy. At ang hindi nagmula sa unggoy ang mga tao. Kaya yan ang yan Darwin niyang evolution na yan. Yung sa paniniwala ng mga tao ay isang pagsira ng pananampalataya ng sangkatauhan. Ipinatawag ni Moses ang mga matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo ay lumabas at sabihin sa mga anak ni Israel, kumuha ng kordero at patayin ang kordero. Ang salitang lumabas ngayon ay diwa ng mga matatanda. At sila yung 24 na matatanda na nakaupo sa palibot ng luklukan ng awa. Kasi may pangalan sila sa langit, may pangalan sila sa lupa. Magkaiba eh. Pag sila'y napunta sa lupa, ay yan ay mga kwan na. Mga nangangulugan, ibig sabihin niyan kung kwan, mga nabinyagan. Ito ang kanilang mga pangalan. Pero ikukuha ko na lang, ipopos ko na lang itong mga pangalan na ito. Dahil masyadong makuan eh. Dahil katara sisindihan ko na ilaw. Yan ang mga pangalan nila. Oh, yan. Yung pangalan nila sa langit. Kaya lang, meron din silang pangalan sa lupa nung mabinyagan. Kaya iyan ang pangalan nila. At ito naman, mababasa ninyo doon sa karunungan ng Diyos eh, na ipapahayag ko din.
Pero hindi, ikukan ko na lang, ipopos ko na lang lahat yan. Maski na ito, ipopos ko pati yung susi ng karunungan. Pero yung mga kwan ng Alpha Omega, yung pagkakwan, hindi ko talaga linagay yan eh. Ganito ang utos at bilin. Kumuha ng mga kordero, patayin ang kordero ng Paskwa, kumuha ng hisopo, at ipaid ang dugo mula sa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang bahagi, yung amba, yun ang pinakakwan ng pinto. At huwag lalabas ang pinto sa kanilang bahay hanggang kinaumagahan. Ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang lahat na panganay ng mga Ehipto sa buong lupain. At ang tanda iyon ay ang mapulang usok. Kung walang makitang dugo sa pintuan, ay kanyang papasukin ang bahay. Kaya nagkaroon ng isang malaking hiyawan sa Ehipto. Walang bahay sa Ehipto na di merong patay. Kaya nga, kung babalikan natin yung AEO upang lubos ninyo maunawaan kung saan nakabata yung mga titik ang O at saka U. Dahil papunta sa titik ay magiging letter U ang mauna sa letter O. Kaya ang espiritu, ang diwa, ang karunungan ay mauuna. Eh kung walang diwa, ay ano makukuha nun? Di wala. Kasi yung mga sama-samang karamihan na yan, eh, may papaliwanag din kung sino sila. Eh. At yan, may kaugnayan pa rin doon sa susi ng karunungan dahil yung kamay. Ngayon, hindi na natin masyadong ikuka niyan kasi tinatansya ko lang kasi na hindi tayo maalangan eh. Kung ang espiritu, loob, siya nakatahan eh. Kaya nga, sinabing loob, kumbaga sa kwan, itong daigdig natin. Kasi kaiba eh. Kaibang mga pangalan eh. O, Mercury, Venus, Mars, o, Earth. Earth, ano ba ang Earth? Pangalan Grego ba yan? Pluto, o, Uranus, Jupiter, o, Saturn, o. Kaya hindi pangalan kwan yan, yung Earth. Kaya ang mundo natin ay bahay bilangguan. Makikita mo diyan yung makikita din niyo yan doon sa aklat ng kuno eh. Palagay ko sa Hosea yun eh. Bilangguan o hukom eh. Ang kuno natin. At ang pinakaselda ng mga espiritu kaya tinawag na loob ay itong katawan tao. Kaya nga itong kuno na ito, templo ng Diyos. Di alam na ninyo kung bakit tinawag na templo ng Diyos. Kasi dito rereformahin ang mga espiritu nagkasala. Kaya lahat na nagkasala, nakasama noon ni Lucifer, itinapon dito upang reformahin sila, binigyan sila ng pagkakataon. Ngayon, kung ayaw nila mareforma, ay doon sila sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga may volcano. Oh, doon sila papasok. Pag nabuksan ng volcano, doon sila papasok. Pagpuntok yun, nangangahulugan, hindi dormant, hindi nananahimik. Pag pumutok, doon sila dadaan, papunta doon sa kalaliman, sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, binubugay. Yan yung tinatawag na hornong apoy. Tinatansya ko kasi dahil kwan eh. Dahil pinuputol nila pagdating 35 eh. Kaya kung umalis sa katawan ng tao, yung loob, yung espiritu, yan ang sinasabi niya doon ng mga medical term na comatose. Humihinga. Pero hindi patay yan. Kasi, ang buhay nandun sa kaluluwa eh.
Kung wala yung kaluluwa, pero pag umalis yung diwa at natira yung espiritu, yan ang tinatawag na zombie. Pero ang lakad ng zombie ay mahina lang, padahan-dahan lang na kalahating hakbang, kalahating kwan lang yata ang may hakbang yan eh. Kalahating isang ganyan, isang dangkal lang eh. Pagkatapos, pag titingin sa kaliwa, hindi niya pwedeng ipaling na ganun. Kundi pati katawan, sasama na iikot. Na ganun. Ganun din sa kanan. Pag nasa likod na, yung kwan, hindi mo may paling yung liig niya. Kumbaga sa kwan, eh, yan may stiff neck. Kaya yan ang talagang kwan ng zombie. Pero hindi naman sila nakakatakot. Hindi naman sila yung sinasabi na manghangagat, papatay. Hindi totoo yun. Dahil yan, naghahanap din sila ng katotohanan eh. Kaya sila nagkinwan, and reformahin pa rin sila. Kung, kasi mayroon pang ipaliwanag yung kwan eh, yung tubig at pinanganak sa tubig at espiritu. Hindi pa rin yun, hindi ko pa pwedeng ikwan yun. Ngayon, mamamatay lang ang tao pag sabay umalis yun. Yung dalawang kwan niya. Yung diwa, yung alaala o karunungan, at saka yung espiritu sa loob. Pag sabay umalis yun, patay ang tao. Mawawalaan na rin ng buhay yung kaluluwa sasama na doon. Ngayon, itigil muna natin ito dahil dito ko na iuumpisahan yung kung paano naging, kung sino yung mga kwan na yon, kung sino yung mga, ibig kong sabihin, yung mga sama-samang karamihan na sumabay sa mga estraleta. Makikita niyo yan sa 12:38. Kaya, magpahanggang ngayon, ay hindi maipaliwanag kung paano ang tao naging unggoy at kung saan nagsimula ang aswang panahon ng mga estraleta yan. Kaya nga sabi ni Beth eh, ay sabi ni Jacob eh, basbasan mo ko dahil mag-uumaga na eh, gusto ni Beth bitawan na eh, ayaw niyang bitawan. Maski na hinawakan niya yung kasukasuan, yung litid, ayaw niyang bitawan hanggat hindi siya nabasbasan. Kaya nga sabi, hindi na Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. At bakit Israel? Isaac, Rebecca, yung El, kabanalan. Pero, ang nangyari, hindi naman kun eh. Kundi ang nagwagi, si Jacob. Ang kasamaan nagpatuloy. Yung panlilin lang nagpatuloy. Kaya ngayon hanggang sa panahon ng pagbabago, eto na nga. Yan din ang sinabi ni Marcos na kung hindi nyo may paliwanag, kasi yung apat na kwan yan eh. Yung ikapito at ikawalo eh. Pag hindi ninyo na ipaliwanag yan, talagang kwan yan. Ang sabi, humanda kayo sa pagbubulaan. Kaya panahon pa ni Marcos, may mga troll na. Eh si Marcos troll din. Kaya yan, minanan din nila yung troll na yan. Kaya tignan mo, yung BBM, pinagpapaniwala nila ang tao na sa kanilang kayamanan. Pero hanggang ngayon, panahon ng pagbabago, nabuksan na ba niya? Hindi. Tain niya. Kaya nga sabi ko, yung divine wealth, dyan ngayon ang kwan niyan. Kaya niya linagak yan. Kaya nga
gumawa din siya ng isa pang foundation eh. Bukod doon sa bangko na ginawa niya, yung Central Bank, ginawa niyang PNB. Oh. Ngayon yung foundation na yun, para yung mga hulog sa kwan, para doon pumasok. Yun ang sovereign wealth naman. Kaya lahat ng panlilin lang, ginawa ni Marcos. Na una pa lang eh. Oh. Una pa lang. Kaya dito, puro manlilin lang ang mga dayuhan na pumunta dito. Sino ba mga dayuhan na nandito? Eh, Kastila, dumayas na. Pero ang iniwan ng Kastila, katamaran. Upang huwag magsaliksik. Mm. Dahil yun yung salitang siesta. Mm. Dahil dun sa Spain, pag siesta time, hindi mo talaga magpakilos yan. Kaya ang manlilin lang dito, Incheck, Americano, Marcos. Kaya tatlo yan, triangle yan. Ito si Marcos, ito sa kanan yung Americano, ito sa kaliwa yung Incheck. Mm. At doon nakakulong yung mata. Sabihin ko sa inyong totoo. Tsaka na lang natin itutuloy ito bukas. Siguro, sasabikin kayo dito dahil saan nagmula ang unggoy. Kung sino yung ginawang unggoy. Kung paano nagkaroon ng aswang. Talagang, kwan na ito. Papunta na. Eh, Biyernes na ngayon. Pero kasi, mahaba-haba. Mahirap eh paliwanag eh. Kaya nga ang kinuwang ko, yung doktrina ng doob ay yung doktrina ng oo, alaala loob ay alaala bait loob. Sa doktrina na yan, yung ang alaala ay yung karunungan ng Diyos. Mm. Yung diwa. Ngayon, yung bait, yun ang tao. Yung loob, yun ang espiritu na sa loob. Kasi, itong kwan na ito, ang ahatol sa tao ay itong karunungan ng Diyos, itong kautusan. Kukunin niya. Kaya, lahat ng tao may kamatayan eh. Dahil ang kautusan, sinumpayan eh. Pero, kasi ang naging kasalanan nito, ang sinusunod niya, yung espiritu. Yung espiritu sa loob ng tao na dapat hindi, kundi kailangan ng tao hatulan ito, itong mga anghel na ito. Kaya nga sabi niya, mababa lang ng konti. O, ayun ang sabi sa aklat ng Hebreo, 1:8 yata yun, mababa ng konti. Sa ang tao mababa ng konti sa mga anghel. Kasi sila, inahatulan nila ito. Eh, nangyayari, sumusunod tayo dito sa espiritu ng mga makasalanan. Kaya lahat, nabuntun sa tao. O, sige, tama na. Para hindi na nila putulin.